Hello po sa lahat. Magandang araw po mga ma'am and sir. Ito po si TG Wawi Gabino from Team Sniper. At sa video na ito, i-share ko sa inyo ang aking kunting nalalaman sa paggawa ng remix, particular sa paggawa ng slow jam remix or battle mix. Kaya sa mga baguhan pa lang dyan na nag-remix, ang video na ito ay para sa inyo, kaya panoorin nyo ito. Ang video natin is nakahati sa tatlo. Ang una natin talakayan is mag-synchronize. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-synchronize ng kanta sa given na BPM. Kalawa, gumawa ng beat. At ikatlo is ang sidechain. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, pakihit po yung subscribe button. Maraming salamat po. I would like to introduce DJ Wawi Gabino Remix. DJ Wawi Gabino Remix. Balik lang tayo dito sa FL. Balik tayo dito sa desktop. Kailangan po natin na apps is FL Studio. Kung wala po kayong FL Studio, ilagay ko po yung link ng apps para pwede nyo siya ma-download at ma-install sa desktop or sa laptop ninyo. Ayun na, i-open ko na yung FL Studio. Kapag ma-open natin yung FL Studio, ito po yung lalabas. Kung pagmasdan natin, nakaselect yung pattern, isong lang po natin. Punta tayo dito sa bandang gitna, iselect lang po natin yung cell. Ang pag-click ng cell or ang paggamit ng cell is mas madali sa atin na ma-i-align sa mga vertical lines na ito kapag lagyan na natin ng mga kits or bit. Kung pagmasdan natin, meron mga numero dito sa taas, mga bar numbers. From 1 to 9, meron siyang 8 bar. From 9 to 17, 8 bar din. Sa remix or sa music, meron po siyang 8 bar. Kung makagawa ka ng beat na 8 bar, consists of 8 bar, pwede mo na siya i-copy-paste na lang hanggang matapos yung remix mo para mas mapadali. Open ko na yung file manager. Yung i-remix natin ngayon na kanta is ito, yung Won't Go Home Without You. I-drag ko lang sa FL. Nandito na, na-drag ko na sa FL. Pero huwag muna natin galawin. Huwag tayo muna maglagay ng beat. Dapat po isynchronize natin muna yung BPM nito at alamin yung BPM. Paano yan natin gawin? I-select lang po natin yung arrow na ito, yung parang arrow. Sa taas. Tapos detect tempo. Ang kadalasan sa music is nasa 75 to 150 BPM. Ang pag-detect ng tempo ay para mas madali sa atin na ma-i-align yung original na kanta sa mga vertical lines, yung mga beat niya. Para mas madali sa atin na gawan siya ng beat. I-play ko lang po yung music. I asked her to stay, but she wouldn't listen. Ayan. Pagbasdan natin ito, yung waveform niya is malalaman naman natin yan kaagad or sa mga baguhan siguro medyo kailangan po natin ma-familiarize yan. Yung waveform na ito is, yung tunog nito is snare. Ito naman is kick. Yung kick is ilagay ko lang dito sa number 17. I-indent ko lang. Ayan, pwede na yan. Dito lang tayo magsimula na maglagay ng beat. Huwag na lang tayo dito sa number 1 kasi medyo maiksi dyan yung space. Simulan na natin ang paglagay ng beat. Ito na po. Simpleng remix na po ang gawin natin. Unahin natin muna po yung kick, snare at saka hats. At huwag kalimutan na i-cut iyan. Pinutin lamang ito yung slice na symbol. Tapos yung mouse ipababa nyo. At take note na ang pag-cutting is palaging naka-align sa vertical lines para mas malinis. Mas malinis yung gawa natin. Maglagay na tayo ng beat. Kailangan po maggawa tayo ng beat na 8 bar. Para i-copy-paste na lang natin siya. Ayan na. I asked her to stay,
Kung pagmasdan, ang nagawa pa lang natin na beat is 1 bar pa lang. Kailangan makagawa tayo ng 8 bar. Ito lang po, gamitin natin yung parang square. I-click lang natin. Tapos, yung i-highlight natin siya. Gamitin yung mouse. Tapos, balik dito sa yung paint or brush na symbol. Sa keyboard ninyo, i-press yung shift, tapos yung mouse papuntang right. Ayan, nag-copy na siya, nag-duplicate na. Ayan, nakagawa na tayo ng beat, 2 bar pa lang. Para mas mapadali pa natin ito, mag-highlight, i-click nyo lang po yung control at yung mouse. Papuntain nyo sa left, tapos i-control C. Tapos, i-control B. Nakagawa na tayo ng from 17 to 21, mayroon na tayong beat na 4 bar. Baguhin ko lang dito. At maglagay lang ako ng percussion, dalawa lang. At laging tandaan na i-cut. Ito, pindutin yung slice. Galawin nyo lang mouse pa baba. Tapos ang pag-cutting is dapat naka-align sa vertical lines para malinis. Bago tayo magpatuloy, maglagay lang ako ng plugins dito sa master mixer para mas quality pakinggan. Yung Edison dito is wala po yan, nilagay ko lang po yan dahil dito ako nagre-record. Kapag mag-open mo ng FL Studio, ito lang po yung nakalagay, yung Fruity Limiter, naka-default po yan. I-set up lang natin, yung cell niya is i-full lang natin. Ito lang binago natin, tapos add lang tayo ng another plugins dito sa slot 2 or slot 1, kahit saan lang yan, basta may bakante. Add lang tayo ng limit, Fruity Soft Clipper, ito. At ito yung forma niya, naka straight line na diagonal. Yung paglagay ng plugins dito sa master mixer ay malaking maitulong kapag may export na natin yung remix natin. Para hindi mag-agawan ng tunog yung mga kits na nilagay natin at saka yung original na kanta na remix natin. Again, i-control C ko lang, i-highlight ko muna. Gamit yung control at saka mouse yung left side, tapos i-control C at saka i-control B. Kung makikita ninyo from 17 to 25, meron na tayong 8 bar na beat. I-highlight ko lang at babain ko lang ito ng konti. Meaning, gagawa tayo ulit para sa panibagong 8 bar. Kaya pwede tayo dito magdagdag ng konting snare para medyo hindi boring yung beat natin para meron tayong pang-intro sa another 8 bar. Magdagdag lang tayo dito ng kahit ano lang sa akin snare. Yung snare na ito is i-alternate ko sa snare natin na una na ginamit. At laging tandaan na i-cut. At i-align sa vertical lines. Ayan na. Pwede na ito. Nakagawa na tayo ng beat ng 8 bar, i-highlight ko lang ulit, tapos i-control C, tapos i-control B. Tapos yung kick natin dito is naka-duplicate. Laging tandaan, dapat naka-single lang para mas quality yung music or remix. Single lang natin. Patuloy lang tayo sa pag-control B. Dito, chorus na ito. Kung pagbasdan natin, kadalasan sa mga music, kapag chorus na, nag-iiba yung beat. Pakinggan natin. Kung mapakinggan natin, or sa makikita natin dito, bumago po yung nilagyan ng snare. Ang snare is nandito na siya. Gayahin lang po natin. Lagyan natin ng snare. Yung kick dito. Tsaka snare ulit. Ayan lamang po.
Okay na. Lagyan natin ng magandang effects. Ito, kunin ko na lang ito yung kanyang intro, medyo mahaba. Para kunin yan, i-click ko lang yung slice symbol. I-cut ko siya, tapos pindutin nito yung delete or na symbol. I-click ko lang siya, mawala na siya agad. Wala na tayong intro, kaya maglagay na tayo ng panibagong intro. Example natin dito is ang reverse snare. Ito. At i-cut. Dagdag lang tayo konti ng effects. Ang kits pala nito is link ko lang sa description box para pwede nyo ma-download pati na yung FLP. Para mas ma-modify nyo pa ang FL project na ito. Pakinggan na natin yung ating remix. Hello po mga ma'am and sir. Dito sa banda ng video na ito, merong copyright po na nagaganap. So i-mute ko lang po yung video. Pasensya na po. Try natin maglagay ng crush sa mga bagong panimula ng 8 bar. Try tayo mag-search dito ng crush. Ang crush na ito is medyo malakas yung tunog. Kaya punta tayo dito sa mixer. Punta tayo dito sa insert number 4. Kahit saan lang dyan gusto mo, basta may available. Sa akin dito na muna sa insert number 3. Right click ko lang. Channel routing or i-control L. Ganyan lamang. Tapos pwede na natin ma-adjust yung volume. Babaan natin ng konti. Para hindi masyadong malakas. Ang paglagay ko ng crush ay ilagay ko sa bawat intro ng panibagong 8 bar. Kunwari na lang ito sa number 17, 25, at 33, 41, and so on. From 17 to 25, mayroong pong 8 bar. Pakinggan natin. Hello po mga ma'am and sir, dito sa banda ng video na ito, merong copyright po na nagaganap, so i-mute ko lang po yung video. Yung music natin dito is medyo malakas pa yung ito, yung original na kanta. Sa next video na lang natin i-set up ito dahil focus tayo dito sa ating video content. Ayun, nagawa na natin ang beat number 2. Proceed tayo dito sa number 3, ang pag-sidechain. Paano natin gawin yan? Ang sidechain ay kung may pinaprioritize ka na audio. Kunwari na lang ito sa kick. I-double click ko yung kick. Punta ako sa mixer. Ilagay ko siya sa number 2. I-control L ko lang siya or channel routing. Para mas madali, i-control L na lang. Tapos ang mix, balik tayo dito, yung kanta naman ulit, i-double click ko siya, ilagay ko siya sa mixer number 1, i-control L ko lang. Tapos i-click ko ito yung mixer number 2, yung nilagyan natin ng kick, i-rename natin. Kick. Ito naman yung number 1 is ang song. Check.
pinutin lang natin ito yung kick at i-connect yung mixer number 2 sa number 1. Gamitin ito. I-click nyo lang tapos pahinaan nyo ito, yung knob niya. I-zero nyo lang po. Balik ka dito sa song, select yung mixer number 1, pumunta ka sa slot 1 at hamnapin ang limiter, fruity limiter. I-click ko lang. Sa akin dito is naka-preset na yung setup ko, yung Huawei sidechain. Mas madali na sa akin yun kung may i-remix ako or mag-sidechain. Pero pwede natin yan i-manual. Ito, turo ko sa inyo. Dito, pindutin lang natin yung comp. Yung sidechain, i-right click. At hanapin yung nilagay natin sa mixer number 2. Ay, ito na nga, makikita na natin. Yung kick, i-click ko lang. Tapos yung pag-setup is yung thrust nito is nasa 75% lang. Mas okay sa akin yun kumpara sa akin. Pero depende naman sa inyo. Pero try natin na lang 75%. Tapos yung ratio is nasa right side, naka-full. Tapos ang REL is naka-100%. Paano natin malalaman yung epekto ng plugins na ito? Pakinggan lamang natin yung kanta at saka kick. I'd ask her to stay, but she wouldn't listen. Kung makikita ninyo yung waveform na ito, ito po yung waveform ng kanta. Tapos kung makikita ninyo merong curve na line sa itaas, meaning niyan kapag may curve, medyo may curve na bumababa, meaning niyan kapag makasabay na tumunog yung kick natin na ito at saka kanta na ito, umihina po yung volume ng kanta. Try natin na i-1/4 yung thrust. Ayun, umihina nga yung audio ng kanta kasi makikita naman dito sa waveform niya na lumaki yung curve. At mas pinaprioritize ng plugins na ito yung tunog ng kick natin. Kaya mas recommended ko na 75% lamang para mas proportion. Pakinggan natin yung buong remix. I-forward ko lang po para makaiwas tayo sa copyright nito. Kasi yung kanta na ito, okay sana to kung nakasetup na para makaplay tayo ng medyo mahaba. Pero sa ngayon, i-forward ko lang po kasi hindi pa natin ito na-edit. Sa part 2 na lang ito natin i-edit yung paglagay ng mga plugins dito, yung mga equalizer, reverb, mga ganyan. Delay. Try natin i-play. Yung ito is nakagawa na tayo kanina ng beat na 8 bar. Pwede natin siya i-paste na lang, no? Try natin ito from 17 to 25. I-copy lang natin. I-highlight muna. I-control C. At i-control B dito sa available na space. At saka yung sobra is huwag na lang po natin isama. Mas dapat nakapokus tayo sa kick. Yan yung kick, yung palatandaan natin. Ilagay lang natin dito sa malapit sa chorus. Ayan. At laging tandaan na dapat walang makaduplicate na instrumental na ilagay natin. Ito, i-delete ko lang. Pakinggan natin. Ayan, okay na yan yung ating paggawa ng beat. Control B na lang po, copy paste na lang po yan hanggang sa matapos niyo ang buong kanta. Hindi ko na po ipagpatuloy ito. Pero may ibigay ako sa inyo na tip. Ito yung dalawang makasunod na kick. May ibilang po natin siya sa low frequency. Try natin siya i-copy. Kapag dalawang low frequency ay magkasunod-sunod tapos walang pagitan sa kanilang dalawa, yung waveform po ng ito is gigiba po yung waveform niya dahil sa epekto ng waveform na ito. Kaya mas mainam na mas maganda yung waveform
dahil maganda rin ang tunog niyan ng kalabasan. Pag medyo hindi maganda yung waveform, siguradong medyo hindi rin maganda yung audio na lalabas. Paano natin gawin yan? Ito muna. I-click ko lang. I-click ko yung transient no bleeding at i-select yung generic bleeding. At saka i-click ko yung parang arrow na ito. Tapos i-select all similar clips. Ayan, lahat ng kick similar clips is masiselect. Makikita naman natin na naka-red lahat. Kung makikita natin ito, yung parang may nag-triangle dito sa dulo, meaning po niyan, humihina yung tunog ng kick na ito or wave na ito. Mas okay ito gamitin dahil para hindi maapektuhan yung waveform ng ito, yung kick na susunod. Try natin ulit. So ayan lamang po, hindi ko na masyadong ma-play yung music kasi baka makapiright tayo dito. So susunod na lang na video, ituturo ko sa inyo ang pag-setup ng kanta na ito. Maglagay tayo ng equalizer at marami pa. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakatulong sa inyo lalo na sa mga baguhan, please click po yung like button at isubscribe po yung ating channel. Again, ito po si DJ Wawi Gabino from Team Sniper. Maraming salamat po at magandang araw. Thank you.